Hi guys! Welcome dito sa akin channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies you guys. So let's check your energy. Strength. The Empress. You're embodying the Empress energy dito and the Strength card. You are a strong person and may believe ka sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mong kakayanan. Intuitive ka, abundant, good-looking, attractive, at you attract what you want. You attract luck and good fortune. At saka yung mga opposite sex, no, na attract sa'yo. People sees you as a someone na kind-hearted, no, at charming, charismatic, diplomatic, at yung personality mo dito guys ay calm outside pero strong inside, no? With the Strength and the Empress. So let's see who's this person you're dealing with. Sino ba yung person mo na nasa isipan mo? The Lover's card. Ay, nang spy to sa'yo, guys. In love to sa'yo. Soulmate mo. Soulmate mo siya. We have here the Lover's card and the Two of Cups. In love siya sa'yo, guys. Na-feel niya yung at home siya sa'yo. This person sees you as a wife material or a husband material, no? As a marriage material, no? Nakikita niya sa iyo yung compatible kayong dalawa. Gusto ng person na to ng reconciliation or union between the two of you. Kaya nang ispite sa iyo. So, possible action ng person na to towards you. Ano yung mga plano ng person na to na gawin towards you? Next move niya. Defensive tong person na to, guys. Kaya ang ginagawa ng spy lang sa'yo. Ikaw nga yung pinili niya sa mga options niya, guys. May mga options na dati. Pero ikaw yung pinili niya dito. Ikaw lang. Pero nandun yung may takot siya. Defensive siya. Dahil na-in love nga siya sa'yo. May pagka-player type to dati, yung person mo na to. Pero, na-in love siya sa'yo. Kaya parang siguro na bago to or naging natakot, no? Dahil na-in love. Siguro first time niya ma-in love, no? Natakot yung person na yun. With a high priestess in reverse. Mahina yung intuition ng person na yun. Hindi siya katulad mo na intuitive. Mali-mali yung observation niya sa'yo. Mali-mali yung pang-judge niya sa'yo. With the high priestess in reverse. Hindi siya intuitive kasi, guys. No? Nabibase lang siya kung ano yung nakikita niya sa'yo outside. Or yung kung ano lang yung nakikita niya sa situation. No? Hindi malakas yung pakiramdam niya. Hindi siya yung taong intuitive. Kumbaga, nandiyo-judge lang siya ng kapwa niya based sa cover or sa panlabas. No?
Ano ba ang nakikita ng person na to sa'yo? Sa panlabas mong katauhan? Paano kanya nakikita as a person? Heartbreaker. Wealthy. Masagana yung buhay mo. At masasaktan mo siya. Yun nga, natatakot siya masaktan dito kasi na-in-love na siya sa'yo. Pero ang totoo, siya yung heartbreaker dito, guys. Madami na to nasaktan, so natakot to na siya naman ang masaktan. No? Dahil na-in-love na to sa'yo. So let's see kung ano yung feelings mo naman towards this person. Feelings mo sa kanya. Ay! Guys, in love ka din sa kanya. Nandun yung emotional ka. Nagiging emotional ka sa person na to. May deep love ka sa person na to. Pareho kayo na nararamdaman sa isa't isa, guys. Huh? With the two of cups. Gusto mo din ng reconciliation with this person. Gusto mo ng union. You feel balanced. No? Nandun yung balance. And you feel the love, deep love sa person na to. Feeling mo magkatugma kayo eh, no? Para talaga kayo sa isa't isa ng person na to. Magaan yung loob nyo sa isa't isa dito, guys. So, parehong two of cups yung feeling nyo sa isa't isa. Let's get more card. Kung ano yung possible outcome dito sa inyo. Possible outcome. Grounded in a stable offer from this person. Stability sa inyong dalawa. Pareho niyong gustong mag-come forward eh. At magkaroon ng union sa inyong dalawa. Pareho kayong na-left out in the cold. Pareho kayong ginusin yung isa't isa dito. Or na nagdanas ng loveless. No? Nalanta kayo. Nalantang gulay. Parang gano'n, no? Na pareho kayo na nasaktan. Nangulila sa isa't isa. Pareho niyong ginusting yung isa't isa. Pareho niyong kumbaga may iwanan na nangyari dito eh. No? Nagkaroon ng toxic. Naging toxic yung relationship nyo in the past ng person na to. Which is nag-suffer kayo, both. Pero now, mukhang sisibol na muli, no? Yung love. And muli na kayo mag-come forward and then bubuo ng stable and long-term relationship ng person na to. With the Ace of Pentacles. More outcome dito. With the Ten of Wands in reverse and a Lover's card, yung magkakaroon ng union dito sa inyo, guys. Soul connection. This is divinely guided, no? Na connection. Na pagtatagpo ng soulmate, no? Mag-soulmate. Ma-release nyo yung mga baggages nyo, yung mga sama ng loob nyo sa isa't isa, or yung mga past traumas nyo sa relationship, yung mga burdens na nagpapabigat sa kalooban nyo, na nagpapa kumbaga nagdadala ng blockages
na nagiging black cage, na naging nagpabagal, no, ng pagkaroon nyo ng union, no, marilis nyo na, pareho kayo, marilis nyo na yung mga blockages na yun, baggages, mga burdens na yun, na hindi naman talaga kailangan sa buhay nyo, no. Na supposed ay masaya na kayo together ng person na to. Dahil lang yun sa mga past traumas nyo, dahil lang yun sa mga pinagdaanan nyo sa buhay. So, magkakaroon ng union dito, guys. For sure, with the Ace of Pentacles, you will build your own house, no? Natirahan nyo. Makapag-purchase na kayo ng house and lot, no? Natirahan nyo. At mga investment, possible din, no? Na for your long-term stability. This is the Ace of Pentacles and the Lover's card. So, possible na magsama na kayo ng person na to. Union, yung talagang magsasama na kayo nung sa isang bahay, parang ganun yung energy na to. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, manotify kayo sa masusunod na videos niya upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.